Ayaw ba hindi? No? Dahil... At tinatanong natin sa ating buhay, ano ba yung mga bagay na dapat baguhin sa buhay ko? O kung pagdating ng Panginoon, ay handa-handa ko. Amen. Ikaw, pag hindi ko tinatanong yan, sayang lang, pagpunta mo sa church. Sana na sa pagbalik ng Panginoon, ay naman makiiwan ka. Magsasuffer ka dito. Mga kapatid, no? Alam naman, magkikita niyo naman yan sa may YouTube kung mangyayari sa dito, pinapakita yan after the rapture. No? Hindi na mo madali ang kaligtasan doon. All after the rapture, hindi na madali yung buhay doon. Mga kapatid, napakahirap. Bumus gusto mong maligtas, pagbabayaran mo ito ng matinding kahirapan. No? Sapagkat ang lahat ng mga makiiwan dyan at sinasabi mo magdideclare ka na ikaw na ay susunod sa Panginoon. Aba, hindi madali pagsunod sa Panginoon dyan. Sapagkat ikaw ay haguli ng gobyerno at kapag ikaw ay mahuli, ay talagang ituturture ka nila. No? Maaaring yung kamay ay puputulan. No? Isang araw, puputulan ng tumisang sunod ng mamantis, puputulan naman ito. Diba, Mercurius, Pepes, no? yung mga tubod, pupukukin ng mga bakteryo. Ano sabihin kayo? Oh! Hindi po kayo i-deny ang Panginoon yung yan? Ay, hindi pa dahil hindi pa. Kasi, pupukin naman yung mga siku mo, no? Parang torture mo, ikaw kapatid. At sabi mo dito, gusto mong maligtas, mas mahalin mo ang Panginoon kaysa sa buhay mo. Sa pagkababayaran mo ang kaligtasan mo sa kahirapan. Pero sabi ng Biblia, hirap, hindurit, tell them! Dito ka masave. Pero ngayon, dapat ka na masave dahil ang kaligtasan dito ay biyaya pa. Yes, sir. Ang kaligtasan, it is a grace. Ibigay ko sa atin ito ng Panginoon na libre. Sabi ni Biblia, the gift of God is eternal life. So, galit ang kaligtasan after the rapture, ito ay babayaran mo ng kahirapan dito sa mundo ito. Kung paano ang Panginoon ay naghirap, ganun din ang kahirapan na dalasin mo. Kaya nyo ba yan? Kung kaya nyo, eh, wala kayo, magpatuloy kayo. Titingnan natin. Kuya, kami, pagdating propeta, ay talagang sa isang-isang mata, doon na sa langit, pangako yan ang Panginoon, mga kapatid. So, may asan siya? Sabi mo dito, eh, lumalabog yung tumubok, no? Sa ground na iyan, sabi mo dito, 100 times, ibig sabihin niya, the desire of the Lord sa bawat na kayang people na tayo po ay lumago habang tayo po'y naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Ngayon ang tanong po, nagdidesign. Nagbubunga pa kayo? Ang bumi mo. Amen? Walang problema sa church. Walang problema sa pastor. Walang problema sa mga kapatid. Ang problema mo, yung sarili mo. Kaya, titignan po natin. Ito po yung round. Alam na natin, kayong nalalaman eh. Walang klaseng buhay kayo. Pangalawa, titignan po natin. Kapag kami po yung magkatan eh, round yan. Ano ba? Bato-bato. Para gusto kong ikaw maganda yung tubo, lalagyan ko yan ng kung may mga bato. Lagyan ko yan ng mga compost, no? I-compost ko muna yan. Okay? Pag-compost yan, then kung tawag na itatanim, then didiligan, aalagaan. Pag inalagaan ko yan, siyempre, protection ko yan. No? Kasi alam naman, marami mga hayop o mga piste na sisira sa bagay na itinanim ko. Alam nyo, sa buhay natin, may mga bagay na dapat natin proteksyonan, alagaan, yung mga bagay na espiritual na kung saan na dapat natin itong tuunan ng pansin, diligan, ipadalangin natin upang ito po ay lumago at lumaki at darating ang araw ay maharvest natin kung anong itinanim sa atin. Amen? Amen. Amen. Wala tayong maharvest ng Panginoon. Ng pastor, ang maharvest ng yung mga teacher ay nako, anong harvest nila? Kahirapan. Yung mga anak na sumain, problema sa lipunan, problema sa bahay. Lagi na lang nakasimangot ang mga magulang. Lagi na lang nakasimangot ang pastor sapagkat ang mga tanim niya ay hindi pwede lumago. So, kamusta po ang ating pang kumuraw? So, ito ginagamit namin, ginagawa ko para kapapag-harvest ako, ginagalaan niya. May mga buhay, may mga bagay sa buhay natin na dapat natin kalagyan. Amen? Amen? Bigyan niyo ng panahon. Kapag kayo ang nagkaman eh, at hindi niyo binigyan ng panahon niya, may walang mangyayari sa dali niyo. Ang ganda-ganda naman ang mga bulak na sa bahay na iyan. Gusto ko yan, mga roses, no? May mga ano kayong mga abas, at yung mga maganda mga
panganim. Hindi mo nangyari ito lang yun. May nagbigay oras at panahon at pagmamahal sa mga bulaklak na yan ang mga ito lumago. Unayos natin maging maganda yung buhay natin sa Panginoon. Ay nako, alagaan natin yung mga bagay na kung saan ay madali na lang masira. Kapag hindi mo natin alagaan yan, dati kong araw, masisira na yan yung buhay mo. Magingin mo yung mga nila. Yung pupuntahan natin. Pero ako, kamustahin mo natin yan. Kamustahin mo natin yung surrounding. Siyempre kapag magtatanim ka, tinitinan mo muna. Hindi ka natanim. Ang ginagawa namin, yung mga surrounding, masukal yan. Kasi masukal. Maraming mga unnecessary things na dapat kunin. Kaya mayroon ka, hindi tao na, ihingin ko muna ito. Hindi naman ito kailangan yung mga tao niya ito. Magbigat ko naman ito. Ito yung kukuha ng leader na maliliman. Maliliman ninyo mga talim ko dito. Hindi ito maaarawan. Alam nyo naman, dito po sa mga talim natin, may mga basic needs po yan. Ano yung say basic needs? Napaka-importante mga kailangan. Kapag ito po ay lumago, no? Number one, yung basic need niya. Ng ating talim, siyempre lupa yan. Kailangan niya. Pangalawa, tubig, no? Pangatlo, kailangan niya yung sunlight. Kasi yung sunlight, sa ginagawa po namin, kinukuha po namin yung mga bagay na kung saan ay una, nililinis namin yung ground, no? Napakalala yung ground. So, sa buhay natin, una, nililinisin natin yung buhay natin. Okay? Pangalawa, tama natin yan ang mga magagandang bagay, mga plano sa buhay natin, especially mga plano sa paglilingkod sa Panginoon. Ay, pagkatapos mo na, nalinis po natin, ang